Ito naman, skin white, ito naman, skin white, skin white. Sakat ka na. Hi, I'm Diane, and welcome to my YouTube channel. Today is my first video ever. Ang gagawin ko is Watson form. Guys, ngayon pa lang, sabihin ko na sa inyo, I am totally blind. Mga kasi magtaka kayo, bakit hindi ako sakto tumitingin sa camera or ba't kumukurap-kurap yung mata ko. So, yun. Kaya sinabi ko na sa inyo, I am totally blind. Para hindi na kayo magtaka. Pero guys, I'll give you a short background of myself. I got blind when I was 19 years old. Matapos ko pa rin yung studies ko. I was in third year college, no? Nakagraduate pa rin ako. So, nandun lang muna ngayon, guys. Ang importante, we enjoy life. So, let's move on to our Watson haul. So, guys, if you're interested, just keep on watching. I'm back, guys. But before anything else, please don't forget to like, share, and subscribe. And also, please turn on your notification para naman ma-notify kayo pag may mga bago tayo mga videos. So, guys, ngayon, we're going to have our Watson haul. Sabihin ko pa lang sa inyo, guys, ha, itong mga nasa paper bag na to is first time ko pa lang na-try or first time ko pa lang gagamitin. Kasi I'm not that aware talaga sa mga skincare. Actually, ako talaga, ang ginagawa ko lang, pag naligo ako, kung ano yung sabon ko sa katawan, hindi yung sabon ko sa mukha. Hanggang sa may nagsabi sa akin, dapat daw nag-cleanse din ako ng face, kaya gumamit ako ng Eskinol. So, yun lang yung mga skincare routine ko. And other than that, wala na. So, eto ngayon, kakapanood ko ng mga YouTube channel ng mga beauty blogger, mga beauty influencer. Yun, yung mga natutunan ako and na-convince naman ako ng mga skincare na ginagamit nila. So, I just wanna give it a try. So, let's start na. Guys, ito, most of it, ano lang ha, mga small size lang. Kasi nga, di ba, first time ko pa lang silang gagamitin. So, syempre, para kung mag-work sa akin, di, tsaka tayo bumili ulit ng another one. Kung hindi, at least, hindi sayang yung pera natin. Kasi maliit lang naman yung mga nabili natin. Unahin natin itong Modest Cottony. Ito kasi yan kasi ako dito, guys. Kaya yan ang ginagamit ko. Next. Yes. Itong Kojisan. Itong Kojisan, dati ko pa ito ginagamit. Pero nag-stop lang ako, nag-try ako ng ibang product. Pero ngayon, bumalik ako dito kasi sa dami na napanood ko ngayon, marami magandang review. Parang, although na-try ko na siya, okay naman siya. So, try ko na lang ulit siya. Balik ulit tayo dito. Next. Cream Silk. Ano ba ito? Triple Keratin Rescue. Parang ano yata siya, hair straightening. Parang ganun. Conditioner siya, guys. Ultimate Rescue. Ultimate Hair Straightening, guys. Gusto ko siya itry. Hindi ko pa ito natatry talaga. Although gumagamit ako ng Cream Silk, ibang nga lang yung mga ibang variant nga lang yung tinatry ko. And this one, parang bago lang. So, try ko ito. Yes. Itong Vit Hair Remover Cream. Ito, gusto ko lang siya itry kung kaya ko kaya mag-wax sa sarili ko. So, try ko lang naman siya. Kung hindi, at least malikang naman ito nabili ko, diba? So, pero guys, kung meron kayong mga ano ha, may mga share kayo sa akin na experience sa mga product na ipapakita ko, please don't forget to comment down below para may idea rin naman ako kung ano yung mga na-experience yun. Next is, ano ba? We have here, ito. Himalaya Whitening Facial Wash. Ano siya, guys? Hindi talaga ako nag-facial wash. Sabi ko nga, di ba, kung ano yung sabon na gamit ko sa katawan ko, yun na rin ang gamit ko sa mukha ko. So, ito, na-check ko lang sa isang beauty blogger na gumagamit ito. Sabi, okay daw siya. Mild lang daw siya. Eh, which is, kailangan ko naman talaga is mild lang kasi first time ko palang magta-try ng mga skincare product. So, try ko lang din to. Next is PH Care. So, lahat naman siguro mga girl gumagamit tayo ng mga feminine wash. So, ito lang. Wala lang.
Kahit naman ano pwede. Na-try ko lang. Eh, gusto ko lang. Next is... ito. Ito naman, Vitress Hair Freshener. Kasi diba ako guys, mahaba yung hair ko, tapos ang kapal-kapal nito. So, minsan, namamawis yung anit natin, yung buhok natin, sa kapal ba naman ng buhok ko. So, gusto kong itry gamitin itong Vitress Hair Freshener. Para kung, ano, at least, fresh pa rin yung hair natin, hindi amoy pawis, diba? So, yun lang. Next. Ito, iWhiteria Aqua Moisturizer. Guys, sabi ko nga, di ba, hindi ako aware dyan sa mga skincare na yan. So, dahil may napanood akong, or may na-check akong sabi, dapat daw gumagamit tayo ng moisturizer sa mukha. Eh, hindi ko naman alam yun. So, ngayon, itatry ko na gumamit ng moisturizer. At ang una kong itatry ay itong iWhiteria. So, guys, sana mag-work sa akin. Share nyo sa akin yung experience nyo dito. Please, please lang para alam ko kung ano, kung, I mean, para may idea ako dito. Thank you. Next is, ito naman, nose pack. Itong nose pack na to, gusto ko lang itry kung okay siya. Dati naman na ako nag-nose pack. So, gusto ko lang siyang itry ulit. Ngayon na ulit akong gagamit ng nose pack. Ang tagal-tagal. Siguro years na ako hindi nag-nose pack. Itong iWhiteria. Itong iWhiteria nose pack na to. Kasi marami magandang review dito. So, gusto ko lang din itry kung okay ba siya talaga. Tsaka bakit meron siyang ito, purifying balm. So, gusto ko lang malaman ano bang nagagawa nito, ano meron dito, at saka bakit ang dami magandang review dito. Gusto ko siyang itry, and then try ko rin siya sa hubby ko kasi marami din siyang mga whited sa inyo. Ay, ba yan? Bumalik. Ayan, bumalik ka rin. Tapos ka rin. Next is itong Perfect Smile Teeth Whitening Gargle. Gusto ko siyang itry kasi sabi doon, pag ginamit mo siya, may manonotice ka na agad na pagbaba ko. Lalo na kung 7 days mo siyang gagamitin. Mas, ano daw talaga, mas nag-whiten daw talaga yung teeth mo. At saka, ito may sample lang. Wait lang. Ano ba yung sample nito? Ito, ganito siya guys. Oh. Ganito siya. Yan, ganito itsura yan. Yan, ganyan siya. Pang gargle lang. So, mga pang travel siya, pwede siya. Next is itong Garnier Brightening Scrub. Ito, sabi dito, one toner failure daw pag ginamit mo siya. Tapos, meron siyang 1,000 gentle beads. So, siguro mild lang siya. Pwedeng-pwede ito sa akin kasi first time ko lang gagamit ng facial scrub. And then, meron din daw siyang lemon extract. So, alam naman natin, ang lemon talaga nakakaputi. So, try natin. Next is itong Pisan Extra Cool. Para sa gwapo kong anak kasi ginagamit nito, especially ngayon mainit. So, nagkakaroon siya minsan ng mga rashes sa leeg or sa likod. So, ito yung effective para sa kanya. By the way, guys, meron nga palang YouTube channel yung anak ko na si Haru. So, ilalagay ko na lang sa screen yung link ng YouTube channel niya. Pero, yun nga, ang name ng channel niya is Ride with Haru. So, just to make sure, lagay na lang namin sa screen yung link ng kanyang YouTube channel or sa description box. Guys, yung mga prices pala, baka lagay na lang namin sa screen ha. Kasi ito na matandaan talaga lahat. Next is ito. Fresh Skin Love 98 Tomato Glass pH 5.5 Hydrating Toner. Hindi talaga ako gumagamit ng toner kasi nga natatakot ako. Tsaka hindi ako aware. Kala ko matapang siya. Pero ngayon, na-realize ko dun sa mga sinasabi ng mga beauty influencer, ang importante raw talaga yung alcohol-free. Eh, ito naman, alcohol-free. Eh, yung ginagamit ko ng Eskimo, parang mas ano pa yata, may alcohol yata yun. So, dapat daw gumagamit ng toner hanggat
bata pa. So, sana guys, hindi pa late para sa akin para gumamit ng mga skincare product. Kasi sabi, ang toner daw nakakatulong para ma-prevent yung mga aging sign natin, yung mga wrinkles. Para sa, so, sana hindi pa late for me. Next is, ano ba? Next is, ito, Skin White Power Whitening Gluta. Guys, dati pa naman ako naglo-lotion, pero ito, first time ko pa lang siyang itatry. Yun. Kasi sabi, maganda raw siya sa skin. Tingnan natin kung talaga nakakaputi nga ba siya. Okay? Next is, ito. Ito, ay, sorry. Ayan. Ito, Looks Organic Shower Gel. Ito talaga, na-curious ako kay Mama Ann Cruz. Kasi, lagi niya sinasabi na hinu-hoard niya daw to. So, na-curious lang ako, ba't kaya niya hinu-hoard? Ano bang meron dito? So, gusto ko lang siyang itry ngayon kung maging okay sa skin ko. So, di ba? Pretty good. Next is, ito. Ito. Itong, ano ba to? Hindi ko alam talaga ano ba ang tamang basa dito. Avoni or Avoni, whatever. Kayo nang bahala. Basta, itong Avoni or Avoni Spa Milk Salt. Sabi, maganda raw to sa skin. Meron din naman nagsasabi na hindi sila, hindi okay sa kanila, masakit daw, mahapati raw sa balat. So, parang na-curious ako kasi ano ba talaga. So, gusto ko nang itry para let my experience answer kung ano ba talaga. Okay ba siya? Or ano ba talaga pang mahapati sa katawan? Pero sabi kasi, mas marami nagsasabi naman na nakakaputi raw siya sa mga siko, sa mga kilikili, singit-singit, kung ano-ano pa. Pero ang pinaka ano ko dito yung nakaka-moisturize daw siya ng skin at saka pagkatapos daw gamitin parang baby daw. Ewan ko, tignan natin kung ano talaga, di ba? Try lang natin. So, yun lang guys, yun lang, wala na siya. Yun lang guys, yun lang yung aking Watson haul. Sana guys, kung meron naman kayong ma-share sa akin na experience nyo sa paggamit ng mga product na to, please don't forget to comment down below para may idea naman ako kung paano ba siya gamitin or kung okay ba siya, kung ilang, ano ba siya, twice a day, twice a week, everyday ba siya dapat gamitin. So, please give me an idea guys. And, gusto ko rin siyang gawa ng review. Kung ano yung mga na-experience ko sa mga product na to, especially me, first time ko lang naman gagamitin lahat ko. So, why not give them yung mga, why not give an first impression review. So, yun lang guys. Sana nakatulong tong video ko sa inyo. And please guys, don't forget again to like, share, and subscribe. And turn on your notification na rin para sa mga darating pa natin mga videos. Thank you guys. Thank you for watching.